Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And this is my ride. This is my one and only ride. This is Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK. 3 years, 13,000 kilometers. Ayan. So, ito. Maraming mga riders ang nagpapahalaga sa power. Tama? Yun nga lang, parang kokonti yata ang nakaka-appreciate dun sa tinatawag na power to weight ratio. Magandang usapin to kasi ngayong Pasko, halos lahat tayo ay nagdagdag ng weight. Tayo ay bumigat. Ngayon, napakahalaga ng power to weight ratio, lalong-lalo na sa pagmumotor, dahil tayong mga riders, malaking bagay tayo, yung malaking epekto natin sa power to weight ratio ng isang motor. Now, ano ba yung power to weight ratio? Power to weight ratio, napakasimple lang naman. Kunin mo lang yung power ng motor, kunin mo lang yung kanyang riding weight. Kumbaga, yung running weight niya. Yung timbang niya na merong gasolina, merong fluids, merong battery na gumagana. Tapos, i-divide mo lang yon. Makukuha mo na yung, kung ano man yung sagot, pwede mo i-compare yun. Tuwad halimbawa dito, let's say ito 111 horsepower divided by magaan lang to eh, less than 200 kilos to eh, siguro nasa 190 kilos to, so ganun. O yun, mabigat yun yung Vulcan, pero yun 65 horsepower lang or 67 horsepower divided by siguro nasa 220 kilos to, kung ano ba, hindi ko sigurado, pero ganun yung idea ng power to weight ratio. So dito sa motor ko, 41 horsepower divided by 209 kilograms kasi, 206 kilograms kasi yun yung kanyang declared weight. Well, merong usapin ng discrepancy sa declared weight kasi hindi natin alam ano ba talaga yung tunay na timbang ng motor kasi iba yung dinideclare ng mga manufacturers. Pero sabihin na natin na kung ano yung nakadeclare, totoo yun. So, ganun lang yung power to weight ratio. Okay, power divided by the weight. Then, i-compare mo. Anong alin dito sa tatlong motor na to ang may magandang horsepower to weight ratio? Malamang ito, yung XSR900. Now, ang kadalasang ginagawa ng mga nagpapalakas ng motor ay dinadagdagan nila ng horsepower. Ang problema nga lang sa pagdadagdag ng horsepower ay yan ay napakagastos. Yung simpleng yung tinatawag na power sandwich, intake, fuel delivery at saka exhaust, pinakasimple na yun pero mahal pa rin yun, magastos pa rin. Lalong-lalo na kung gagawan mo na ng stage 1, stage 2, stage 3 power modifications, may mga power adders ka pa. Kung bubuklatin mo pa ang makina, lalong-lalo na magpapalit ka pa ng kung ano-anong mga electrical component o electronic components, mag-upgrade ka ng ECU, injectors, kung ano-ano pa, magastos talaga. Magastos ang bumuo ng more horsepower. Now, on the other side, yung tinatawag naman na weight reduction. Okay? Palalakasin yung motor tapos pagagaanin. Ngayon yung weight reduction, magastos din yun. Kasi sa ngayon, ang nauuso ngayon sa weight reduction is lahat ng mga pwedeng i-convert to a lighter material, i-convert. Let's say, tulad ng dati, yung mga steel frames, ginagawa na ngayon. May mga aluminum frames na, may mga mas magagaan na. Let's say, yung wheels, di ba? May mga alloy wheels, pero ngayon may mga carbon fiber wheels. Let's say, yung mga fairings, side fairings, diba? Pwede nating baklasin yung plastic fairings, magpamolde tayo ng carbon fiber or bumili ng carbon fiber parts. So yung pagdadagdag ng horsepower at pagbabawas ng timbang, parehong magastos. In the case of my experience, kasi ako ay merong race car dati, it's a Toyota AE92 na merong 4AF engine, 16 valve, 1.6 liter GL body type, 1990 model, SKD, semi-knockdown. Ngayon, kinonvert ko yun into a DIY race car. At dahil hindi ako makapagdagdag ng horsepower,
dahil magastos, at dahil hindi ko rin ma-convert yung mga parts into lighter parts dahil magastos, ang ginawa ko is yung the poor man's version ng weight reduction. Napakasimple lang. Pinag-aalis ko yung mga hindi ko kailangan. Tinabas ko, tinanggal ko, at dinispatch ako na lahat ng mga parts na hindi ko kinakailangan. Hinubaran ko yung auto ko. Now, in the case of motorcycles, medyo very limited yung magagawa natin in terms of magtanggal ng piyesa. Tulad dito sa motor ko. Okay, if you look at my bike right now, so tinanggal ko yung mga side fairings, yung mga panels, yung mga plastics, hanggang dito tinanggal ko. Ang plastic na lang na meron ako is yung front fender, kasi kinakailangan ko yun dahil doon nakakabit yung mounting ng brake lines, ng front brake lines. At ito, itong rear fairing, or yeah, rear fairing. Dahil dito naman, nung sinubukan ko itong tanggalin at hubarin, eh sobrang exposed naman yung ano, yung ECU, yung main wiring harness, tsaka yung electronic components dito. Tsaka wala akong mapapagkabitan nitong mga kinakailangan kong components. So ngayon, I can say na my bike, I would say na 95% nahubad ko na yung pwede kong hubarin. Yung headlight assembly na yun, natitipuhan ko yung i-convert na lang into a lighter headlight assembly. Ang problema ko lang ngayon is wala akong mounting para dun sa display. So gagawin ko yung bracket ng paraan para lang matanggal ko yung malaking, kasi mabigat din yung headlight assembly na yun eh. Other things, siguro yung in terms of pwedeng tanggalin is yan, wala na akong, tinanggal ko na yung engine, yung crash guard, yung engine guard. I will replace it with a simple frame slider para may protection man kahit papaano. But tapos yung exhaust, gumaan na yun ng konti. Ano pa ba? I have lighter side mirrors, and then I have a lighter handlebar kasi mas ano, low rise handlebar na yan, mas maliit, mas mababa na yan. So in terms of pwedeng hubarin, nahubad ko na lahat ng pwede kong mahubad, may konti na lang. Pero again, very limited yung pwede kong gawin sa mga motor. Tulad dito sa XSR 900, wala ka nang mahuhubad dito eh. Magtanggal ka na lang siguro ng mga hindi kinakailangan for performance para mas gumanda pa yung kanyang power to weight ratio. Dito sa Vulcan, actually hindi practical na ano to, mag-weight reduction, kasi this is not really meant for performance. Ito naman talaga ay meant for comfort, for cruising. So ito, kailangan yung mga panniers na yan, kinakailangan yung windshield na yun, kinakailangan yung crash bar. So marami siyang mga pangangailangan. So depende na rin siguro sa motor na gusto natin i-weight reduction. Now, ang gusto ko talagang puntuhin sa video na to is not really the motorcycle. Katulad ng sabi ko, very limited yung magagawa natin sa motor. Eh, ngayong Kapaskuhan, sino bang bumigat? Ako, yung motor ko hindi bumigat. Nabawasan pa nga ng gas eh. Wala na siyang gas. Ang bumigat, yung rider. Ayan, okay. Last minute. Ito na lang siguro yung gusto kong puntuhin. Napakalaking bagay kung tayo mga riders, i-manage din natin yung timbang natin. Itong Christmas season, nag-increase ako ng 2 kilograms. Ang pangako ko sa sarili ko, bago magbagong taon, kailangan matanggal ko yung 2 kilograms na naidagdag ko dahil kain ang kain. So yun yung isa sa mahalagang bagay dyan, na meron ding benefit sa health natin, tsaka sa overall condition natin. Tayo ding mga riders, mag-weight reduction din tayo. Abutin natin yung ideal weight natin. In the next videos na ilalabas ko dito, I will share with you something personal na yung tungkol sa health naman, fasting. Yun yung gagawin ko para maibalik ko yung timbang ko, matanggal ko yung 2 kilo na inadagdag bago magbagong taon. Kayang-kaya ko yun. Fasting lang ang katapat niyan. Okay, yun ang i-share ko sa inyo sa iba pang mga videos. Sana nakatulong to kahit pa paano. I will see you on the rides, kung makita man tayo on the road, or on the next video, this is a Man Cannot Ride. Okay, maraming salamat. Balik na ako sa trabaho.